Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning guys! Welcome back to my channel. Update tayo ngayon sa Mingle Wines. At paalala lang po na bawat tayo mag-post ng mga video nila. So, kinikilig ako ngayon na episode guys kasi si Ismail ay andun pa rin sa bahay nila ni Farah at nagluluto siya guys sa kusina. So, itong si Farah ay silip ng silip siya. So, napapansin ni Ismail na silip ng silip siya. So, tumago siya sa baba guys. At pag silip ni Farah ay hindi na niya nakita. So, binulaga siya ni Ismail at nagulat naman itong si Farah. At nag-moment muna sila guys. So, masaya itong si Farah. At si Dayan pala guys ay tumawag ulit doon sa kay Omar. At tinatanong niya kung andoon na ba si Ismail at kausapin daw niya. Gusto daw niyang kausapin si Ismail guys. So, sinagot siya ni Omar na busy daw at merong client kinausap. At asabi ni Dayan na sure ka ba na hindi ka nagsinungaling? Oo. At humingi na siya ng patawad sa sarili niya guys. At maya-maya dumating si Dayan. At nagulat siya. So sinabi niya na saan ba si Ismail? Dadahilan siya guys na may pinuntahan daw. So, naisip niya na tawagan niya si Ismail. So, yung magandang moment nila ni Ismail at ni Farah ay naputol yun, guys. So, tinanong siya ni Dayan, guys, kung saan siya. At sabi niya na susunduin daw siya doon sa clinic. So, sinagot siya na andito ako sa tindahan. At sinabi ni Ismail, diba, bawal sa'yo ang magbiyahe at nakakasama daw sa baby nila. So, maghintay ka na lang dyan at sunduin kita. So, pinaupo muna siya guys ni Omar. At pinausap niya si Farah na nagpapasalamat daw siya na may asawa siyang mabait at mapag-intindi. So, itong si Farah guys ay sinabi niya na naintindihan daw niya at alis na siya. Pero masakit ang loob niya. So tumawag siya guys sa nanay niya. Sabihan siya na magsara ka ng pinto at bintana. So nagtanong si Abdumalik na andoon pa ba si Ismail sa bahay? Wala na kasi tumawag si Dayan sa kanya. So nagagalit siya guys kasi para naman daw kabit yung anak nila at unfair daw sa mga asawa niyang iba kasi si Dayan daw ay inuunan niya. At ano bang araw ngayon, di ba? Webes naman. So, pinupuntahan nila guys sa tindahan ni Ismail. So, andoon na si Ismail guys sa tindahan at sinabi niya na saan ka ba nagpunta? At kanina pa daw siya naghintay. So, may inasikaso lang daw siya sa labas. So, biglang dumating silang mag-asawa, guys. At yun na nalaman ni Dayan na nagpunta pala siya sa kanila ni Farah. At dating nila ni Abdumalik doon, guys, ay galit ito kay Ismail. At sinabi niya na umalis lang daw siya. At hindi naman kabit yung anak ko na pagtaguan daw at pagsekreto daw kung makikita. At bigyan mo naman siya ng oras. Katulad sa pagbigay mo kay Dayan, di ba? So, humingi na siya ng patawad kay Abdumalik, guys. At sinabi niya na, bigyan mo naman ng katulungan ang anak ko. At asawa naman din siya. At kung hindi nga daw, ay sila daw dalawa ay magkaproblema. Usap na itong mag-asawa, guys. At si Dayan ay galit sa kanya. Sinabi ni Ismail na sorry na at pwede daw niyang lutuan siya or mag-date daw sila. Pero ayaw niya. At sinabi ni Dayan na ano ba yung banta ni Abdumalik.
So sinagot siya ni Ismael na totoo naman yun kasi may pinag-usapan daw sila. At sinabi ni Ismael na ayaw na daw niyang pag-usapan yun. So sinagot siya ni Dayan na sana hindi mo na lang siya pinakasalan. So sabi ni Dayan, guys, kung si Amera lang daw sana ay okay lang sa kanya. At sinagot siya ni Ismael na tapos na daw yung kasal nila ni Farah. Arrangement marriage daw, guys, at any marriage ay totoong marriage daw yung sa kanila ni Farah. At dapat daw na pantay-pantay ang pagtingin niya sa mga asawa niya. So sinabi ni Dayan, guys, na di ba tinutulungan mo lang si Farah para mawalan daw sa kakahiyan? So dumating itong si Faiza, guys, at pinausap niya na pasensya ka na, kaka, kasi narinig daw niya ang mga pinag-usapan nila mag-asawa. So sinabi ni Ismael na ilang beses na daw niyang sinabi at hindi niya maintindihan. Time daw na mag-visit siya kay Farah ay parang inisip niya na nagtaksil daw siya. At sinabi ni Faiza na hindi lang naman si Dayan ang nasasaktan, pati si Farah din. So nag-usap itong si Babo, Noria at si Dayan. Sinabi niya na nagbanta daw si Abdumalik sa kay Ismael kasi gusto niyang bigyan ng oras ang anak niya. At di ba convenience marriage lang yun? Sabi ni Noria, convenience marriage ay nasagrado daw yun. At nag-oo si Ismael, pinakasalan niya, kaya dapat ay may obligasyon siya sa kay Farah at yung pinag-usapan nila. Pero itong si Ismael daw ay hindi tumupad sa mga pinag-usapan nila. So sinabi ni Dayan na natatakot lang daw siya. Lalo na daw kung magkasama silang dalawa ni Farah at ni Ismael at baka daw magka-inlaban sila. At sinagot siya ni Maria na ang pagsiselos daw ni Dayan ay mapunta daw sa pagkasiraan ng magkaibigan nila ni Abdumalik at ni Ismael. Kaaway daw at mapunta daw yung sarido. So nabigla itong si Dayan, guys. At di ba alam mo na yun kasi nangyari na yun sa pamilya namin dati. Mataya na daw siya ng anak dati at gusto mo bang mamatay si Ismael lang dahil lang sa hindi ka nagbigay? At nagtanong siya kung kaya ba daw gawin ni Abdumalik sa magkakaibigan. At sa tingin mo kung ano daw at mapunta daw ito sa rido kung hindi magbigay si Ismael. So hanggang dito na ako, guys, at abangan natin ang susunod na episode bukas. Sa hindi pa dyan nakasubscribe, huwag nyo na akong kalimutang i-click ang notification para maka-update kayo sa mga next post ko. So, thank you for watching, guys. Have a nice weekend. Bye-bye.